So welcome back sa ating channel. Ngayon naman dahil marami nagre-request, ituturo ko sa inyo yung step-by-step guide kung paano gumawa ng RONIN account, ng MetaMask account, ng Axie Infinity account gamit ang inyong mobile phone. So dahil wala pang mobile version ng RONIN, ito muna yung pwede nating gawin. Okay, so punta kayo lang sa Play Store and then i-download nyo lang yung Kiwi browser, no? Ayan, so pag na-download nyo na siya, click open and then punta tayo sa Chrome Web Store. No, search nyo lang Google Chrome Web Store and then i-download nyo lang yung MetaMask. So, download yung MetaMask. Okay, click OK. So, pag na-download na natin yan, magpa-pop up yan, magki-create tayo ng account and then isa-save natin yung seed phrase. No? So, okay, mag-alala, yung gagawin natin na account na to ay demo account lang, so wala tayong ilalagay na assets dyan. Ito yung purpose ng video na to ay para turuan lang kayo kung paano step by step. So make sure na isi-save nyo yung inyong seed phrase, no? Click nyo yung upper right corner, yung tatlong dot, and then click desktop site para makita nyo yung better view nung browser, no? And then create wallet. Kung meron ka na, import wallet lang. And then click I agree. And then lagay mo yung password. Okay. Then I have agreed, click create, and then lalabas yung seed phrase mo. Yung seed phrase na yan, ikikip mo yan, so click mo lang, click here to reveal secret words, and then copy lang natin yan. And then, itago natin sa safe, no, na storage, no. Isulat nyo po, ikip nyo po, huwag nyo isi-save sa cellphone, huwag nyo isi-save sa computer. Make sure na meron kayong copy physical or offline para kung sakali ma-delete, mawala yung cellphone nyo, ma-access nyo pa rin yung assets niyo. So yan, kukonfirm lang natin yan, scroll down mo lang, click next, and then i-confirm natin isa-isa ngayon yung word, no? So tandaan natin, so flock, help rigid, giant smile domain, pool increase, front same cradle moon, and then click confirm. So na-create na natin yung account natin, all done, and then close lang natin yan. So meron na tayong account, and yung account 1. So ayan, save natin yung address. Copy mo lang, click mo yung account 1 and then paste mo ngayon dito para matandaan mo kung ano yung address na yun na naka-connect. Okay? So, ayan. And next natin na gagawin ay yung seed phrase naman or yung account naman sa RONIN. Okay, so punta lang kayo sa Chrome Web Store ulit and then click nyo lang yung RONIN wallet, search nyo, and then add to Chrome. And then gagawa rin tayo ng account. Okay, so na-download na natin siya. Magbubukas din yan. Magpa-pop up yan para makapag-create tayo ng account with RONIN wallet. Okay? So tingnan natin desktop site. And then click natin yung extensions. Ayan. Ayan, so nasa baba. Ayan yung extensions, so na-download na natin siya. Open lang natin 'yan. Ito, sa baba, click natin ito RONIN wallet. Tapos gagawa tayo ng account. So click get started. Okay, so mas maganda na gumawa tayo ng bago, huwag nyo i-import yung seed phrase nyo from MetaMask to RONIN. So, kailangan gumawa tayo ng bago. So, lagay natin, demo. Okay. Create wallet. And then, reveal seed phrase. So, copy natin ulit yan. And then, itago natin ulit. So, RONIN wallet. Lagay nyo ng number kung mag-create kayo para sa scholar, no? Seed phrase. So, tandaan, huwag kayo mag-save ng seed phrase sa online. No? So, confirm seed phrase and then kunin lang natin yung number 1, number 5, number 7, at number 10. So, yung number 1, kunin natin yun. So, 1, yan, yung pelican. And then, yung number 5, 1, 2, 3, 4, 5, pioneer. Yung number 7, live, attend. Yung number 10, 7, 8, 9, 10. So, panel. 7, 8, 9, 10. So, panel. Okay. Panel. Click natin panel. Okay? So, click continue. So, nakapag-create na tayo. Again, click nyo yung desktop site para mas maganda yung view.
So, na-create na natin yung wallet account natin sa Ronin tsaka sa MetaMask. Ang next natin na gagawin ay mag-create naman tayo sa Axie account. So, pumunta tayo sa Axie website. Pumunta lang kayo dito sa may Axie Infinity and then click nyo lang dito sa upper right corner yung hamburger na tatlong line and then click nyo lang yung marketplace. Once nasa marketplace na kayo, magsa-sign up tayo, no? Dahil bago yan. So, click nyo lang din ulit yung upper right corner, yung login. And then, dito sa baba, click nyo lang yung sign up. No? So, kailangan natin ng MetaMask, di ba? So, click nyo lang yung sign up dahil na-download na natin yung MetaMask. Click nyo lang yung sign up with MetaMask. Automatic yan, magkoconnect doon sa extension na ginawa natin. Okay? So, ito yung account 1, yan yung address. And then, click next. Naka-check naman siya. And then, click connect. So, once na naka-connect na yan, meron na tayong account, i-activate na lang natin yung email. Okay, so hintayin lang natin mag-load. Okay, so na-connect na natin yung MetaMask account natin dito sa Axie Infinity. Now, ang next natin na gagawin ay set up email and password. So activate nyo lang, lagay nyo lang email. Once na nilagay nyo yung email, makaka-receive kayo ng code na email galing sa Axie Infinity. And then activate nyo lang yung account. And then yung next natin na gagawin ay attach natin yung Ronin. So click nyo lang. Attach to Ronin account. So, magpa-pop up ngayon yung Ronin wallet extension natin dito sa Kiwi browser. Ayun. So, magpa-pop up yon. So, make sure lang na click nyo lang yung Ronin wallet. Ayun, no, meron tayong nakita nyo yung kulay pulang maliit doon. Meron tayong transaction. Ibig sabihin, may notification. So, click nyo lang yan. Ayan, lalabas ulit yan. And then, ililink natin yung ating account. Click confirm. So, na-link na natin yung nagawa nating MetaMask wallet dito sa Ronin account natin sa Axie dashboard. So, ngayon, bumalik naman tayo doon sa website ng Axie. Ayan. Saan na yun? Okay. So, ayan, na-activate na natin. So, meron na tayong Ethereum address, nag-match. Yung Ronin address natin, copy lang din natin yan. So, ito yung Ronin address natin. Paste natin yan. Tapos, ito yung MetaMask natin. Okay? So, MetaMask address and then Ronin. Make sure na isi-save nyo yung dalawa no, sa safe na storage. Okay. So, ang next mo na lang nagagawin, syempre, activate yung setup email and password mo. So, meron ka ng account. No? Ganun lang po kasimple yun. Kung ikaw naman ay magta-transfer, ikiklik mo lang yung Ronin mo. Pupunta ka sa Ronin. Ito yung kakopy mo lang yung Ronin address mo para makareceive ka ng SLP or ng AXS. So, yan yung gagamitin para mag-transfer ka. Kung maglalagay ka naman ng Ethereum sa iyong Axie account, click mo lang yung deposit to Ronin. Ang purpose ng deposit to Ronin para maging wet automatically ay para bumili ka ng Axie, land, or ng items. Okay, yun lang ang purpose ng wet. Other than that, wala na. Kailangan mo ng Ethereum para makapag-withdraw ka ng SLP, AXS, palabas ng iyong Ronin account. So, paano ka magtatransact? Pupunta ka lang doon sa Ronin wallet mo, no? Punta tayo dun sa Ronin wallet natin. Punta tayo sa extensions. Okay? And then, once na nasa extension ka na, click mo lang yung send. Ipipaste mo lang yung Ronin address. Lalagay mo yung asset, pipili ka dyan sa WET, AXS, o SLP. So, pwede kayo mag-transfer ng WET, AXS, SLP sa Ronin to Ronin account. Okay? And then, lalagay mo lang yung amount. And then, kiklik mo lang yung confirm. Okay, paano naman bumili ng Axie? So, tignan naman natin. Punta tayo sa website. Pupunta ka lang sa marketplace. So, click mo lang yung tatlong line dyan. Then, click mo lang yung marketplace. Make sure na may balance ka na wet. No? I-involve ng gas fee yun kapag magde-deposit ka. Okay, so click mo lang yan. For example, ito bibilin mo. Ito, murang-mura lang siya. No? $4 lang. So, this auction is no longer available. Mukhang nabili na siya. Okay, so click mo lang yan. Para may bibiling ka, ito, click mo lang siya. So, click mo lang buy now. And then, purchase failed kasi wala tayong pondo sa Ronin balance natin. So, kailangan meron tayong laman para mabili natin yung Axie na yan. Okay, kung mag-gift ka naman, pupunta ka lang sa inventory mo. Dahil wala naman tayong Axie, kiklik mo lang yung Axie na yon and then click mo lang yung gift, pipaste mo lang yung Ronin address. No, para dun sa ipapadala mo na account. No? So, ganun lang po siya kasimple. Kung magki-claim ka naman,
Punta ka dito sa claim tokens, no? And then click, wala dahil wala tayong claimable token sa RONIN, click claim. And then claim SLP, then close. Okay? And then sa Ethereum naman, wala naman tayong i-claim diyan. Pwede ka rin mag-upgrade ng SLP ng AXS dun sa RONIN Bridge. Punta tayo ng new tab. Ayan. And then, select mo lang yung RONIN Bridge. No? Kung magmamigrate ka. No? Ayan, sa RONIN Bridge. Okay, so pwede ka mag-deposit. Pwede ka rin mag-withdraw. Kunwari, i-withdraw mo yung SLP mo. Click mo lang yung withdraw. Automatic yan, magkoconnect yan doon sa iyong RONIN account. No? So, loading, click natin yung extension. So, kung mapapansin nyo sa MetaMask, merong transaction. So, confirm lang natin. Connect. Yes. Yes. Click connect. No? So, bubuksan nyo lang. No? Kailangan mag-connect yung bridge doon sa MetaMask account ninyo. Okay? So, para magamit natin yung bridge. Kasi kakailangan mo ng Ethereum dyan eh. Ang ipipaste mo na Ethereum address dyan ay yung Ethereum address mo dito sa MetaMask. Hindi po yung address mo sa Binance, no? Kasi kailangan mong mag-confirm ng transaction. Okay, so, click yan. So, lagay mo lang din yan and then piliin mo lang yung asset, SLP, and then lagay mo lang din yung amount. And then, click next. May lalabas na RONIN confirmation dyan. Kiklik mo lang yung RONIN confirmation first. And then, yung second process is yung Ethereum address mo naman. So, unang pag-click mo ng RONIN transfer, kiklik next, lalabas yung RONIN extension. Yung step 2, yan, kailangan mo na ng Ethereum nakalagay dyan. Next, you'll confirm an Ethereum transaction. Kailangan mo ng Ethereum dyan para mag-transact. So, i-withdraw mo. Paano mo naman mamonitor kung magkano or ano yung nangyari sa transaction? Pumunta ka lang sa RONIN Explorer. Ipipaste mo lang yung address mo. Okay, so Block Explorer, RONIN. No? Ano yung kailangan mong i-copy para ma-detect or malaman yung transaction history ng account mo? So, pupunta ka lang doon sa iyong RONIN wallet. Okay? Punta tayo doon sa extension. Copy mo lang yung RONIN. Ayan. Account 1, copy. Ayan. Nakopy na natin. Tapos punta tayo sa Block Explorer. Ngayon, ang ipipaste mo dito, papalitan mo lang siya ng OX. Yung RONIN na yan, tatanggalin natin yung RONIN tsaka yung dalawang ang tawag dyan. So, papalitan mo lang 0X. Tapos, search mo lang siya. Click Enter. Ayan. So, dahil bago yung account, wala pang transaction yan. So, ayan yung wallet address natin. May kita mo dito, ERC20 balance, kung magkano yung ERC20 mo. Ano ba yung ERC20? Ethereum, SLP, tsaka AXS. ERC721 naman, ito yung axis mo, tsaka yung land items. Okay? So, yung balance, ERC20 balance, and then yung transfer, yung transaction mo, may lumabas, may pumasok na SLP, Ethereum, or AXS. Yung ERC721 naman, kapag nag-gift ka, bumili ka, ayan yung mga transactions mo. Okay, so I hope nakatulong tong video na to. Kung meron ako na miss out na information, mag-message lang sa akin sa Discord. Mas madali ako ma-reach out doon. Kung mag-change, magsa-swap ka naman, yun yung for the next video kapag okay na yung contract address ng SLP AXS sa Binance, sa Uniswap. Okay? So, until next time, bye-bye!